Pangatlong araw na po ngayon at napakalinaw na po ng tubig dito sa pan natin. Ayan, kitang kita po talaga yung bottom ng ating pan. What's up guys, it's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo, welcome to my channel, welcome to INTV. For today's video guys, para po ito sa mga kahabi natin na bago pala sa pag-aalaga ng mga isda at naghanap ng paraan kung paano tanggalin yung green water sa kanilang aquarium or pond. Meron po kasi tayo ditong bagong gawang pond at i-share ko po sa inyo kung paano natin ginawang crystal clear yung tubig nito. Hindi naman po masama yung green water sa ating mga alagang isda. Dahil lang po yung ayaw dahil hindi po natin sila na-enjoy, hindi po natin nakita sila na lumalangoy at hindi rin po natin na-monitor kung ano yung kalagayan nila. Kaya ngayon, ito po yung pag-uusapan natin kung paano natin ginawang crystal clear yung ating tubig at sana makatulong po ito sa inyo. So without any further ado, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! Ngayon po guys, pasok po mga tayo dito sa aming relaxing area. Dito po kami tumatambay at nagpapahinga, lalo na pag mainit po sa loob ng bahay. Naglalagay po ng folding bed sila mama dito. Mahangin po kasi rito. Tapos napapakain po kami ng mga isda habang nagkikwentuhan. Kaya masabi ko po talaga na masarap po mag-alaga ng mga isda. Nakaka-relax po tignan sila na lumalangoy. Tapos yung bagsak ng tubig, napakasarap pong pakinggan. Hindi naman po tayo expert pagdating sa pag-alaga ng mga isda. Gusto lang po natin i-share kung ano yung konting nalalaman natin. Nag-research naman po tayo, nakikinig po tayo sa mga expert at ina-apply po natin kung ano yung kaya ng budget natin. Kaya gusto ko pong i-share sa mga kahabi natin dyan na hindi po kailangan mahal yung pag-alaga ng mga isda. Discarte lang po yung kailangan para ma-enjoy po natin tong hobby na to. Kaya kung bago ka pala sa channel na to at gusto mo pong mag-alaga ng mga isda, meron po tayong mga videos dyan na pwedeng makatulong sa iyo sa pagsisimula mo sa hobby na to. Kaya as a welcome po sa iyo, samahan niyo po ako na magpakain po sa kanila. Ito po yung mga isda natin guys. Hi mga isda! Hello! Yan, napakaganda po ng tubig natin guys. Yan. Isa pa ito sa napaka-importanting bagay pag naalaga po tayo ng mga isda dahil po ito sa filtration system natin. DIY na din po ito. At ngayon, punta na po tayo sa topic natin today. Ito po yung bagong gawa nating pan. Nakapag-stack na po tayo ng tubig at nakapaglagay na po tayo ng aerator para magkaroon naman ng dissolved oxygen yung pan natin. Hindi po natin na-recycle yung tubig dahil di po tayo nakapaglagay ng filtration. Napaka-green po ng tubig niya dahil direct sunlight po ito at matagal po ito napababad sa araw. Kaya ang goal po natin ngayon ay ma-cycle po yung tubig at maging crystal clear po ito katulad ng isang pan natin para makita natin yung mga isda natin. Ito na po yung pan natin ngayon. Hindi na po siya masyadong green. Medyo malinaw na po yung tubig dahil po ito sa filtration system na ginawa po natin. Kaya importante po talaga na may filtration system yung pond natin. Hindi na po masama yung green water sa mga isda natin. Tayo lang po yung ayaw niyan dahil hindi po natin sila nakikita. At ito po yung filtration system natin sa pond na to. Kompleto po yan, mechanical at biological filter chamber. Kung gusto niyo po tingnan kung paano natin ito ginawa, meron po tayong videos dyan, complete video dyan sa channel natin. Pwede niyo po tingnan. Hindi po talaga matatanggal yung green water natin na yan. Direct sunlight po kasi ito. Kaya magi-green po talaga siya. Hindi po kaya ng filtration lang natin. Meron po tayong ilalagay dyan na isang ingredient para mawala po yung green water na yan. Hindi po kagaya dito sa pan natin na ito. Ilang oras lang ito na nasisinaga ng araw. Kaya kaya po ng filtration natin. Ito dito, magi-green po talaga yung tubig. At ngayon, punta na po tayo sa pet shop para makabili na po tayo ng UV light. Tapos na po tayo mabihis guys. Let's go! May hapon, Dusing. Yung UV light, bili din po tayo ng fish food. Kailan nakawatts, Dusing? 10 watts. Itetest po ni Dusing. Sige, name mo, Dusing? Michael. Boss Michael. Okay. Bili din po tayo ng Koi King. May mga isda rin po sila dito, guys. Maranda. Muli. Oops. Nalang ko, Busing, pila tanong nila. Ito na po yung mga nabili natin. Busing, alis namin, Busing. Sige, sige, lamat kayo. Sige, sige. Sige, sige.
So ayan po guys, away na po tayo. Ayan po guys, naka-away na po tayo. Ito na po yung nabili natin na UV light. Ayan, hindi po mabasa yung brand niya. Ayan, 10 watts po itong binili natin. UV sterilizer. Ayan, application. So bawal po siya titigan din guys. Harmful po siya sa balat at sa mata natin. Ayan. First step po natin gumamit ito dahil wala po na yung nilalagay na UV light dito sa pan natin rito. Yan, dito nga lang kailangan dahil tagal po na oras na nasinagan po ng araw kaya nagbo-bloom po talaga yung algae dyan. Kaya ito open po natin. Yan. So wala na po siyang ibang laman. Ito na po directly yung light mismo or yung bulb. So wala po siyang ibang switch. Ito po yung saksakan niya. Medyo mahaba din po yung wire niya. So install po natin to dun sa mechanical chamber natin. Huwag po dun sa bio chamber dahil mamatay din po yung mga beneficial or yung mga good bacteria dun. Ito na po yung UV light natin. Dito ko po ilalagay sa loob ng pipe na to. Ayan. So dito yun, papasok sa loob. Kasyang-kasya lang naman po siya. Tapos nag-change po tayo ng extension dahil hindi po abot yung wire ng ating UV light ito. Nung una dito po kasi natin nilagay. Ito, saksak na po natin yung UV light natin. Oops! Ayan. Gumagana naman po ng maayos yung UV light natin guys. So ngayon, pabayaan po muna natin dyan ng mga isang araw o dalawang araw. Tapos, update ko po kayo kung ano na po yung naging resulta dito sa pan natin. And as of today, ito po yung condition ng pan natin. Hindi naman po siya ganun ka-green dahil may filter na po tayo. Pero, gusto ko po yung maging clear po talaga. Update ko po kayo after 1 day or 2 days. Ito po yung UV light natin pag gabi. Ayan, pag pinatay po natin yung ilaw, tignan natin sa loob. Yun. Medyo malakas po yung ulan ngayon. Tignan din po natin yung mga alaga natin dito. Check po natin ito bukas. Day 1, check po natin yung pond natin. Pero pakain po muna tayo. Hindi po ito paghain ng aso guys. Yun. So ngayon ito na po yung pan natin guys. Yan. Lumino na po talaga yung tubig niya. Effective po talaga yung UV light. Yan. Check po natin ito ulit bukas. Day 2, check po natin yung ating pan. Ayan, so kung makikita nyo po guys, crystal clear na po yung tubig natin. Day 2 pa lang. Ayan. Kita mo na talaga pati yung ilalim. Ayan, yung bottom drain natin. Kita na talaga siya. So, day 2 pa lang. Ganito na kalinaw yung tubig natin. So ganito po ka-effective yung UV light na pagtanggal ng algae. Nice. Dati napaka-green po ng tubig dito guys nung hindi po tayo naglalagay ng filter. Pero nung naglagay na po tayo ng filter, medyo malinaw na po siya. Ngayon crystal clear na po yung tubig natin. Pangatlong araw na po ngayon at napakalinaw na po ng tubig dito sa pan natin. Ayan. Kitang-kita po talaga yung bottom ng ating pan. Ayan po yung bottom drain natin.
Yan, crystal clear na po talaga yung tubig natin dito. Thank you for watching, mga kahabi. Pero before po tayo matapos, ito na po inyong mga shoutout. So that's really what we can share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it. And if you did, please like, share, subscribe at pa-click na rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-notify ka kung may mga bagong videos tayo na i-upload. At yun, thank you and see you on my next video. Fish out!